Yo, what's up guys, welcome back po Kalimi Online. Absit ako kahapon guys ha, dahil may mga kailangan lang ha. Baka rin, at ito tayo ulit para sa isa na namang content para mga tid ng impormasyon tungkol dito sa mga bariyang 25 centimo year 2009 at 2010. Ayan, at bago lang tayo magpatuloy, salamat po sa inyong lahat. At kung bago pa lang sa ating channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para palagi kang advance at mauuna sa mga latest info na aking binibigay about sa mga barya natin. Okay guys, simulan natin sa pagbibigay ng grade sa dalawang ginintuang baryang ito. Year 2009, ayan. Sa verse, makikita ang Republika ng Pilipinas na lettering at yung kanyang value na 25 centimo at year 2009. At mayroon po itong mint mark dito sa may padang kanan sa katabi ng lettering na centimo. Ayan. At sa reverse naman guys, yung lettering niya is a Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung year na 1993. At kung mapapansin nyo guys, ang script type nitong year 2009 ay kuwan po siya, large script. Ayan, nabibila ko siya sa large script kasi may mga small script po na 25 centimo. At kung bibigyan ko naman ito ng grade para sa akin, itong coin na ito is extra fine. Makita nyo naman, makinta pa siya, pero hindi tulad ng isang uncirculated na condition na pwede talagang makintab at walang talagang gasgas. At mapunta naman tayo dito sa year 2010. Wala pa siyang lalagyan guys, hindi ko pa nagagawa. Ang kintab niya masyado guys, pero akwa na itong coin na ito, circulated na ito. Yan, kung makikita nyo, kahit makintab siya, may mga ano na siya, gasgas na siya. So, kung bibigyan ko ito ng condition, wala. Ganun din, extra fine condition. Makintab lang siyang tingnan, pero may mga gasgas na siya. Siyempre, hindi naman pare-pareho ang kulay ng mga barya sa kanila mga pagkakagawa. So, ayan. Hindi ko na i-ano yung kanyang ubers-ubers. Diretso na lang tayo dun sa kanyang value. Di-discuss pa natin kasi may pagkakaiba to ng value sa numista. Doon po sa mga nagtatanong, ang dami po nagtatanong saan daw binibenta. Kung tatapusin niyo po kasi yung video, sinasabi ko po lagi na sa eBay or numista kayo mag-sign up. Pwede niyo pong ibenta ang inyong mga old coins doon. May mga instruction naman pag mag-sign up kayo. So ayan guys, at sa aking pagkakaalam, itong 2009 is common lang. Marami ka pang makikita nito. At itong 2010 naman, para sa akin, parang ako na ito, semi-hard to find na ito. At bibigyan natin ako niya ng katibayan. Pupunta tayo ng numista para malaman kung talagang semi-hard to find na itong year 2010. Alright guys, dito na ulit tayo sa numista. Sa mga hindi pa ako nakakalam ng numista, search nyo lang po yan sa Google numista. At ayan, lalabas yan. Tapos i-click nyo lang siya kung meron kayong gustong alamin na value ng inyong hinahawakang old coins. Kahit bago, meron yan dito guys sa numista. Kahit yung mga latest na coins natin, meron na pong value yan dito. Huwag po kayong maniniwala doon sa nagsasabi ng mga coin collector na wala pang value yan. Meron na po yan. Ha? Kaya nga meron tayong tinatawag na numista. So, ayan. At meron din akong isang pinupuntahang website sa NGC, yung Numismatic Guarantee Corporation. Yung NGC po, mas kuwan sila sa mga talagang mga lumang barya. Doon talagang sila yung nagbibigay ng grade at price ng isang lumang barya. Kahit common lang siya, meron na po sila nga, nagbibigay sila ng grade sa isang coins. So ito, diretso na tayo sa kanyang price. Itong dalawa na to, year 2009 at 10. Ito guys, nakita ko na siya. Year 2009 at 2010. Ito muna tayo sa 2009, 22% siya. Marami siya rito guys, pero meron siyang value. Sa fine condition, yung F na yan, yung nakikita nyo, F na yan, fine condition yan. Ang kanyang value dito guys, is 5.68 pesos. Converted na po sa peso yan, itong value pinibigay nila rito.
Tapos sa verified condition is 14.78. Maganda ng value guys, no? 2009. Check nyo guys kung meron kayo nito. At kung maganda ang condition, ayan, kung meron, andyan ang condition sa tatlo na yan. Ayan kanyang value. Fine, very fine, extra fine. Ayan, sa extra fine is 15.34 pesos. At dito naman guys, year 2010. Mukhang tama nga yung hinala ko dito sa 2010 na ito ay hard to find na. Kasi ayan, 2010, 6% lang, masyadong mababa. At walang limits ni isa sa mga kondisyon ay wala man lang na binigyan ng value kahit sa fine condition man lang or very good condition. Wala eh. So, ibig sabihin, wala po nag-replace ng kanilang barya na year 2010 dito. Maaring meron silang mga hawak yung mga coin na collector dito. Hindi lang nila inilalabas dahil maaaring pinatataas po nila yung value. So, ayan. Tatanungin ko kayo guys kung meron kayong hawak nito para malaman natin, sorbehin natin. Kung marami kayong hawak dyan. Comment nyo lang guys para malaman natin kung talagang semi hard to find or hard to find na talaga itong year 2010. Ayan, at inuunahan ko na ako ulit kayo guys. Hindi po ako bibili nito. Information lang ang binigay ko sa inyo nito. Yung nakaraang kong content, yung 5 piso na Marcos coin, yung po ang hinahanap ko, yung po ang bibiliin ko. Tignan nyo lang sa previous video ko, yung Marcos coin na FM type. Hindi yung common na kasi mayroon na akong common. Hinahanap ko po yung FM type. So, ayan guys, 2009 at 2010. 25 cent Pimo BSP series. Paka-check nyo agad guys at i-comment dito kung ano yung hawak nyo dyan, kung 2009 ba o 2010. So, alright. Hanggang dito na lang po muli guys. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong